Kumusta mga ka-atletico? Break muna tayo sa mga latest news sa sports para magbigay pugay sa iconic actress na naging mahalaga ang kontribusyon para sa Pinoy film industry. Sumakabilang buhay na noong weekend ang veteran actress na si Jacqueline Jose sa edad na 60. Kinumpirma ito ng kanyang anak na si Andy Eigenman na sinabing dahil sa heart attack kaya pumanaw ang kanyang ina. Ilang dating PBA player ang nagdalamhati rin sa pagpanaw ni Jacqueline Jose, partikular na ang mga manlalaro na nakatawid din sa pag-arte. Nandyan si Mac Cardona na binahagi ang larawan nila ni Jacqueline sa kanyang Facebook post. Ayon kay Cardona, "Isang karangalan po na nakasama ko po kayo sa isang pelikula. Nagkasama sina Mac at Jacqueline sa pelikulang Tahan taong 2022. Gumanap na main character si Jacqueline habang si Cardona naman ay parte ng supporting cast. Iyon ang kauna-unahang pelikula ni Cardona matapos ang kanyang basketball career. At tiyak na hindi niya malilimutan na naging kaeksena niya si Jacqueline Jose. Bukod kay Mac, punta naman tayo sa isa pang kilalang Mac doon sa PBA. Nagbigay pugay din si Big Mac Andaya kay Jacqueline Jose na nakasama naman niya para sa kapamilya serye na Batang Quiapo. Life is so short. Let's appreciate, hug, and express our love to each and everyone around us as much as possible, especially our family and relatives, 'cause you'll never know. Please say a little prayer for the eternal repose of Miss Jacqueline Jose, si Chief Espinas ng Batang Quiapo. Condolences to the family left behind." Ayon kay Andaya, si Jacqueline ay nakilala sa kanyang iconic na pagiging kalmado sa pagbitaw ng kanyang mga linya. Ang kanyang galing sa aktingan ay umabot internationally matapos niyang magwagi ng Best Actress sa Cannes para sa 2016 film na Ma Rosa. Siya ang kauna-unahang Pinay at Southeast Asian na nakasungkit ng naturang parangal sa Cannes. Nakikiramay ang Atletico sa mga naulila ni Jacqueline Jose.